Okay, good afternoon sa lahat. Ali dito sa SM City. Dahil sa labas ay malasang hangin, tapos makulimlim. Biglang umulan, guys. At least dito tayo sa loob ng mall. Dahil ang init sa bahay. Siyempre, wala akong aircon. Balik tayo sa mga kwentuhang abroad, guys. Kung gusto mag-abroad, ay kailangan mag-ipon mo na ng pera. Ang placement fee. Sa Middle East, kung magkano ang sweldo mo, eh ganun din ang yung placement fee. So, ready. Kailangan yung passport ay hindi expired. At kompleto ang inyong mga documents. Mga credential, ika nga. Nag-abroad ka. Yung CV or resume, eh kailangan detailed. May mga duties and responsibilities. Yung CV nyo, yung tinatawag na curriculum vitae. So, kailangan kompleto, guys. Yung in-apply ko nga pala, nasubmit ko ng resume, walang reply sa akin. Hindi nga nag-email, hindi nga tumawag, o ano man. So, malabo na yun. So, maybe after tomorrow or next week, mag-apply ako dito sa mga ibang BPO company. Kasi nga, kailangan akong makapagtrabaho, guys, para magkaroon tayo ng additional income. Ika nga. Kasi wala naman tayong ibang inasahan. At habang nagpa-block, siyempre, kailangan may income ng iba. Diba? Siyempre, bayan lang kita na dito sa pagpa-block, guys. Hindi katulad ng mga sikat na vloggers na talagang limpak-limpak ang kanilang mga kinikita. Eh tayo, maliit lang ang ating viewers. Sana manood kayo araw-araw, guys. Kasi daily vlog ako dito sa main channel ko. At once or twice a week naman dun sa dalawa kong channel. Gagawa ko na siyang channel na magbibisaya ako. Ah, madali maintindihan. So, yun ang pang-apat kong channel. Kailangan marami kang channel. Kasi baka may sa apat na yun ay may biglang mag-viral, diba? Ito na lang gagawin natin, ano, guys. Libangan at saka trabaho. Trabaho din to eh. At pagandahin natin ang ating pag-i-edit, paglalagay ng mga background music, at pagkukuha ng mga video. Basta importante, andyan lang kayo, guys. Manonood kayo sa aking mga vlogs. Kasi makakaroon na kayong pulot gata o mayroon na kayong matuturan sa akin kahit papano, di ba? So in the near future, mag-contact ako ng mga cover song, mga tutorial, paano pag-gitara. Siyempre, ikwento ko kung paano ako natuto ng gitara. Tapos sino nagturo sa akin kumanta. Tapos madami ang mga dapat yung malaman tungkol sa akin. Kung mayroon akong untold story, mayroon namang told already story. Napasaya ko lang kayo, guys. So, ganun, guys. At ikot-ikot lang ako dito sa SM City. Maghanap ako ng DXLR na camera. Yung pang-vlogging na camera. Inquire lang naman, hindi naman tayo bibili. Ino shopping, para kung makaipon tayong konti, eh, bibili tayong camera. Para magkaroon tayo ng malakasang vlog talaga. Call doon sa mga nag-request, mga nanghihingi ng tulong, kasi tiyan nyo na ako, ako rin, nangailangan na ng tulong. At yung mga kaibigan natin na sumusuporta sa atin lagi, eh, tuloy lang nyo lang, guys. At kung kayo nagtanong bakit hindi ako umuwi ng Manila, dahil sa aking rason nga. Diba, may mga rason ako. Manood lang kayo sa aking mga vlogs. May laging nag-ano sa akin, guys, nag-chat-chat, kailan ako yung ng Manila. Pwede naman kong book, pumunta ng Manila, pero not now, kasi I'm out of budget. But I'm not going home in Lloyd's house, kasi nga, hindi ako nararapat doon. Dahil ako isang Muslim, diba? So, tama na yung nakatira ako noong mga ilang taon doon, o buwan. At at least kahit pa paano, nakita ko yung mga pinagharapan din ni Lloyd, siyempre. So, basta hindi ako na babakay doon. Wala ko isang Muslim. Hindi ako dapat tumira sa mga ganong kagandang bahay. Mga maraming pagkabuhay. Masaya na ako dito sa aking tinagirawang a place I called home. Dito sa Land of Promise yung tinatawag. Dito sa Mindanao. So, ipunipon na lang akong kunting pira. Kunti na lang ang ilalagay ko sa munang ibabaw. At least, sa aking matitirang buhay, magawa mo lang akong mabuti sa aking kapwa, lalo sa aking mga kamag-anakan. So, ngayon, eh, iikot muna ako dito sa SM City at pala akong magkape doon sa supermarket. Kape ako ng instant coffee o kaya sa Dunkin' Donut. Kaya naantok ako, guys.
dahil siguro resulta ito sa ininom ko mga vitamins na binibigay sa akin ng City Health Office. So, well guys, kung gusto niyo magpa-set out, comment below, lagay niyo ng pangalan, address, at saka gusto ko magpa-set out pag mayroon kayong profile picture. Lagyan niyo na ng profile picture. Saka pag mag-bus kayo o mag-comment, kailangan may picture kayo para makilala ko naman kung sino kayo. So, kung mag-bus lamang kayo, mag-comment, wala naman kayong picture. Tapos nagpa-set out para kung nag-promote ng hindi ko nakikita, di ba? Kailangan meron kayong profile picture para malaman ko naman kung sino kayo, ano kayo, at kasaan kayo, di ba? You tell yourself naman, ako naman may profile picture, di ba? Na makilala naman ako, di ba? Kung sino ako, ano ako. Kaya kung gusto mong makipagkita sa akin, dito lang ako, sa Davao City. Gusto kayo mag-interview sa akin, dito lang ako sa Davao City. Kung gusto kayo magpa-interview, dito lang ako sa Davao City. Name, mention, or what place you are available, pupuntahan kita. At kung gusto nyo magpaturo ng Arnes, libre ako guys sa mga araw ng sabadong linggo. Kung gusto nyo. Kung gusto nyo naman ng private tutor, pwede naman kahit Lunes hanggang Biyernes. Kung gusto nyo magpaturo ng martial art, o sikat na martial art, mga sipas-sipas, suntok-suntok, dito lang ako guys. Tawagan nyo lang ako, or miss call nyo ako, or inotice nyo ako, or i-message nyo ako. At tuturuan ko kayo ng mga self-defense. Tapos, magpaturo kayo ng gitara, basta may gitara kayo, tuturuan ko kayo kung gusto nyo. Pupuntahan ko kayo sa bahay nyo. Ako na maglilipis sa inyong kape. Bibili nila ako ng 3-in-1. 10 pirasong 3-in-1. Hindi na siguro maubos natin yan hanggang matukot. Si Meli talaga ako sa kape guys. Or stick coffee na lang. Kasi nga masyadong matamis yung 3-in-1. So ganun lang guys. Gusto ko lang i-share ang aking mga nalaman sa ibang tao na wala naman nagmana sa aking mga anak at ako. So baka sa ibang tao na lang at sila na lang mag-promote nito. Dahil nga sayang yung aking natutunan, nalalaman na wala man lang magmana or magmana nga or matuto. Kasi gusto ko itong ihabilin sa inyo guys bago ako kunin ni Allah. Para naman eto paano may kwento nyo mo lang na nagturo sa akin si Tatay Jun. O diba? Ano lang yan? Share your knowledge. Kailangan i-share natin ang ating knowledge na bigay ni Allah. At balay mo, hindi ko man ang panginapangayon ito, baka kayo makinabang ito, di ba? Basta, ano nila ako, message nila ako. So, yun guys, ako magkakape muna. See you. So guys, nagutom ang inyong Tatay Jun, kaya merienda man ako sa McDonald's, yun o. Cheeseburger, tsaka french fries with medium soft drinks. Kasi paminsan-minsan lang tayo magpunta dito sa McDonald's. Laki na discount, siyempre, ano natin ito? Pagsamantalahin na natin, di ba? So, pagkain muna tayo. Para hindi magkutom ang inyong Tatay Jun. Para masaya. Bismillahirrahmanirrahim. Masarap. So guys, kain mo ako guys ha. Kasi nagkutom ang inyong lingkod. Gusto nyo na ito. Bago bintayin mo ulit tayo. See you. Hello guys, galing akong SM City guys. Kakayuhin na guys kasi parang uulan. Lakas ang hangin. Makahanap na ako mga sakyan dito. Papuntang Sandawa. Hello guys, andito ako sa Time Beach. Kasi nga, dumaan ako. Galing akong SM City guys. Nag-merienda ako ng ano doon. Cheeseburger. Tsaka isang medium na soft drinks. Lumabas ako sa sobrang lamig. Dito nga ako sa labas, sa lakas ng hangin. Saka medyo parang ulan, oh. Kasi nga, iba ang panahon. Papagubago ang panahon ngayon dito, guys. At ayun, kumukulimlim na langit, oh. May pagbabadyang ulan. Lakas ang hangin. Kaya nung umaga pa, lakas ang hangin. Kaya dito ako napadaan sa Time Base kasi mas accessible dito sa mga sasakyan. At madaling makasakay. Saka maraming kainan dito. Kaya gusto mong kumain. Pero busog pa ako, guys. Dami ko nakain. Hamburger medium at ang french fries medium, soft drinks medium. Sarap kaya mag soft drinks paminsan-minsan, di ba? So
So, hindi na ako tutuloy doon sa mismong Time Beach talaga. Dito lang ako. Dito lang maghintay ako sa sakay pa uwi. Sa lugar ng aking tinirhan. Gusto ko lang i-inform sa inyo na dito sa Davao City ay malamig ang panahon, malamig ang tubig, sarap maligo kahit ang anong tapat. Umingit man dito ay maganda ang hangin o presko ang hangin dito. At hindi ganong malikabok dahil nga madalas tumulan sa hapon. Nadidiligan yung kalsada. So, ganun guys. Tungkol sa mga balita sa mga panahon ngayon ito nga, iba ang weather dito. Medyo malakas ang hangin at medyo maulap at delikado pa umulan. Kaya ingat tayo sa ating kapaligiran o ingat tayo palagi dahil baka biglang ulan, biglang karoon ng taas ng high tide o tumaas ang tubig dagat. At ingatan natin na tayo nakatira doon sa tabing dagat nga, doon sa may Bukana o malapit sa Davao River. At kailangan tayo very alert. So, sa ibang parte ng Pilipinas ay dumadanas na sa sobrang init. So, ingat tayong lahat guys sa El Nino. Dahil nga, iba nagkabitak-bitak yung mga lupa. Dilipado yun, baka mamaya biglang ang bumitak habang tayo naglalakad. Ako, nakakatakot yun. Diba? So guys, malakas ang hangin guys, hindi ako tutuloy doon sa may tabi ng dagat, ng Time Beach mismo. Dito lang ako sa malapit sa runabout. At uwi na ako guys, at may sakayan dito pa uwi doon sa tinitirhan ko. So yan lang muna vlog ko sa unang ito, nanasayang kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin channel. John Khalid Cadena, ganun din sa second channel ko, John Cadena TV. At saka sa pangatlong channel, Big Time World TV. Bye bye! Our love is a lie. Somewhere begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.